Hello guys, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, mag-unbox tayo at magre-review ng isang phone cooler na in-order ko sa Shopee para malaman kung effective ba to or hindi sa mga nag-iinit na devices. At kung bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na para maging updated sa mga ganitong klaseng contents. Okay, so kaya ako order nitong tinatawag nilang Frozen Refrigerator King. Yun yung title ng product dahil trinanslate ko yung nakasulat sa box niya at yan yung lumabas. Ay dahil kapag naglalaro ako, hindi ko maiwasan na uminit yung cellphone ko. So tara, buksan na natin. So again, ito yung front view niya. Ito yung sa taas. Tapos yung sa gilid. And ako nga pala, nung in-order ko tong phone cooler, mabait si seller eh. Meron siyang binigay na freebie. At siya lang yung nakita kong seller na may ganito. Yan. Yan yung ating finger sleeves na kailangan ilagay sa thumb natin para maiwasan yung pagpapawis ng ating mga daliri kapag tayo naglalaro. And lalo na kapag nagiging mainit na yung phone natin, lalo na kapag gumagamit tayo ng mobile data, mas madaling mag-init yung phone natin, mas madaling magpawis, and mahihirapan tayo mag-control. So ganito yung fit nitong finger sleeves na to. Gaya nung nakita nyo, bukas na yung lalagyan niya dahil dinisinfect ko na siya and trinay ko na siya. And para malaman nyo lang rin or magka-idea kayo kung paano yung fittings niya, eto, i-fit ko na rin. So, ganyan yung itsura niya. Okay, kung makikita nyo medyo maliit yung daliri ko, guys, wala naman problema dahil stretchable siya. So, okay, thumbs up tayo dyan kay seller. Salamat sa pa-freebie. Yung link ng store niya, lalagay ko sa description. Okay, so tara, kunin na natin tong box na to and i-unbox na natin siya. Okay, so in-slide lang siya. And yung makikita nyo lang pala guys na problema dito, actually hindi naman siya problema. Meron lang konting UP yung box niya, siguro sa shipping na rin. So kapag binuksan natin to, unang bubungad sa atin ay yung ating USB cord. Okay, so USB siya to micro USB type B. Oo, type B lang yung ating gamepad phone cooler, di tulad ng iba na type C na. So, kung di ako nagkakamali, 1 meters to 1.5 meters to. Check nyo na lang yung description ng item, okay? Now, tignan pa natin kung ano yung ibang laman ng box. So, ito yung ating gamepad na may phone cooler. Oops, wait lang guys. Okay, so ito siya. At ano pang ibang laman ng box? Wala na guys. Bukod dito sa tags na to na hindi ko maintindihan. Okay. So, by the way guys, ito pala ay nabuksan ko na dahil kailangan ko siyang i-disinfect bago ko siya review para yun na rin, safety purposes. So, kapag inikot natin siya, ito yung makikita natin. Sa baba, yung kanyang port. Sa taas naman, wala. Ventilations lang, pati yung sa side. Okay, mga butas lang kung saan papasok at lalabas yung buga ng ating fan. So, ito rin yung stretch niya. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung kano nga ba kalaki or anong devices lang yung pwede natin mapagkasya dito. Okay? So, oo nga pala, ito yung part na lumalamig. Yung metal plate niya or yung, kung di ako nagkakamali, peltier. Peltier lang yun na pinatungan ng plate. At isang feature pa pala nito guys is pwede siya maging phone stand. Squish lang natin to. Tapos, ilipat natin dun sa kabilang hole. Okay? Oops. Okay. Shoot lang natin. And then, yan. Kapag naset na natin siya on place, okay na siya. Yan, makikita nyo medyo kabit, pero okay lang. Hindi naman big deal. Pwede naman natin siyang i-align mamaya. So, yan siya as a stand. Para ibalik siya sa dati, ganun din. Pindutin lang natin ng konti. Tapos, make sure na nakapasok siya dun sa hole niya. Okay. And then, ilock na natin siya. And that's it. So, yun lang yung mga special features na pwede natin gawin dito. So, tara, pag-anayin na natin siya. So, kailangan lang natin dito is, yun, power adapter. Gamit ko ngayon sa cellphone. Pwede rin power bank or yung alam nyo yung output ng laptop. Ganun, yung port niya, USB port. Then, isasaksak lang natin siya. Okay, directly. And, kapag kasaksak natin, automatic mag-on na siya. Iilaw yung LED niya na kulay blue. Aandar yung fan. What's amazing here guys is legit nga yung claim sa kanya na kahit wala pa man 10 seconds, mapifeel nyo na lumalamig yung metal plate. Yan, kung makikita nyo, magmamoist na siya agad guys.
Ayan na, malamig siya. Napakalamig niya. Ayan. Nag-moist agad yung plate and malamig siya. Sorry guys, wala akong pang-check ng temperature. Pero malamig talaga siya. Yung saktong lamig lang na hindi naman magyayelo yung metal plate natin or yung cellphone natin. Kaya na nasa picture. So, ganito yung itsura niya guys kapag walang flash. Ayan. Umiilaw siya ng blue. Mas maliwanag pa siya in person actually. So, ito siya guys. Ayan, nagpapawis na siya. So, ito siya guys. Again, tama yung claims na mabilis nga siya lumamig. And kaya niya naman siguro magpalamig ng phone. Tignan natin kung mamimili siya ng phone. So, yun lang guys. Yung tanging downside lang na masasabi ko dito is yung wala siyang battery. Pero okay lang, makikita naman natin na slim din kasi yung design niya and hindi nga natin kayang ilagay yung battery. Tama na yung fan niya, heatsink, and yung mismong peltier natin. So, ito siya guys. Nagpapawis na siya ulit. Ito yung itsura niya kapag hawak mo. Komportable naman hawakan yung gamepad niya. Kaya mas pinili ko itong mayroong kasamang gamepad kesa dun sa diipit. Ayan, pwede natin siyang gamitin as phone stand as stated before. Ayan. Ito yung magiging itsura niya. Kahit hindi naman naka-on, okay lang dahil stand lang naman siya. Ayan, yung itsura niya. Okay. Okay guys, nung nakita nyo guys, itatry na natin siya. At yung phone na gamit ko is Huawei Nova 5T. So tingnan natin kung ano yung itsura niya or kung fit ba tong cellphone ko dito. Okay, siya yung ilalagay natin dito sa gamepad na to. Ayan, tanggalin ko lang yung moist saglit. Okay, now ilagay na natin siya. Okay, hilahin ko lang. Okay, yan na siya. Nasa set into place na siya. Tanggalin ko lang yung cord para mapakita ko sa inyo guys. Okay, so ganito yung itsura niya sa side. Sa likod naman, tingnan nyo, tamang-tama lang yung lapat ng metal plate dun sa likod ng aking device. So, okay. O nga pala guys, hindi nyo siya magagamit ng may case. Or pwede naman sigurong may case, kaya lang hindi tatagos yung lamig. So, ito yung itsura niya sa dulo. Sakto lang na makakakapit siya. Sakto lang na makakakapit siya. Both sides. At hindi naman nadadamage yung tempered glass ko. Okay. Ito yung itsura niya. Saktong-sakto yung fit niya. Okay. And ganito yung allowable pa na haba ng device na malalagay yan. Sakit na yan. So, isang Huawei at kung ilan man yun. Okay. At mayroon pala ang isang problema, guys. Nung sinubukan ko siya sa phone ko, etong part na to lang yung lumalamig. Pero yung part naman na umiinit, yung dito sa taas, yung sa tabi ng camera. Trinay ko na rin tanggalin tong carbon fiber skin ko para malaman kung gagapang ba yung lamig mula dun sa gitna hanggang dun sa kung saan yung part na umiinit. Unfortunately, guys, hindi siya gumagana or hindi siya gumagapang. Hindi siya umaabot dun. Hindi niya napapalamig yung device ko. Dahil yung material ng back ng phone ko is glass and plastic, ganyan, hindi talaga siya magandang conductor ng heat. Kaya advantage din if yung phone mo is kunwari yung parang iPhone na metal yung likod niya, yung mga iPhone na hindi pa 10, ganyan, yung below 10, yung 8, 7, ganyan, 6, etc. So, yun, gagapang yung lamig dun. So, effective siya din sa mga phones na ganun or sa iba pang Android na metal yung back nila. Pero magagawa naman natin to ng paraan. Isa sa naisip ko na possible na paraan para mapalamig yung phone ko is yung gagamit ako ng metal case na nakikita ko sa online. Dahil cool lang itsura nun at gusto ko rin magkaroon ng isa nun. Overall, okay yung device. Pasok siya sa akin. And meron nga rin pala akong kinonsider dito na list na pwede nyo magamit kung gusto nyo mong bumili nito. Okay? So, yun lang for this video. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, okay? Maraming salamat. Bye!